you picked. Okay, mga tropa. Tuloy-tuloy tayo. Kakatapos lang nung ating first series. Teka lang, yung buhok ko na ayos. Nagulo yung buhok ko saglit. Okay na ba? Okay na ba? Yan, okay na. So, kakatapos lang nung una nating series, which is yung OG MVP, which is nagulantang tayo sa resulta. Aray ko, bes. Okay? So, ito, second series natin, DC at saka Wings Gaming, our last upper bracket game for this day, okay? Pero upper bracket lang yan. Meron pa tayong apat na lower bracket mamaya after nito. So, first two bands ng Digital Chaos, IO, pati Sand King. Sa kabila naman yung bands na, band ng Wings Gaming, Elder Titan, Vengeful Spirit. First pick, Digital Chaos. Oracle, pare. Kita nyo yan? First two picks naman ng Wings Gaming, Mirana, and Drow Ranger. Alam mo na kung saan pupunta to, mga tropa. Delay ba ulit yung audio ko? Delay ba ulit yung audio ko, mga tropa? Pasabi nga sa akin para alam ko. Okay? Pero papromote ko rin to muna sa Facebook, Steady. Grabe yung Axie Forev. Imbahan yun. Aha. Game time, boys. Live. Second series at DC, Digital Chaos versus at Wings Gaming, casted by at Kuya Nick, Filipino stream, twitch.tv. Hindi lang mga tropa, pinapromote ko lang, shoutout sa mga nanonood sa YouTube. Ina-upload ko na yung ating mga previous matches. Okay, steady lang. Delay ba? Delay ba mga tropa? Pasabi mo sa akin kung delay yung... Aw, Alchemist! Pucha, nadelikado pa. Nadelikado pa yung mga kuya mo. Nag-Alchemist bigla itong Digital Chaos. Hindi pala naban. Second pick, Alchemist, ang tropa. Steady ha. Pinapromote ko lang ha. Delay ba? Delay ba? Na-delay ba mga tropa? Delay po. Konti nga eh. Delay ka. Okay, sige. Tatanggalin ko na yung ano, yung camera. All good. Ayan na. Wala na. Wala ng camera. So, shoutouts kay Vince, kay Freedom, kay Hans Beng, sa lahat ng tumutulong sa atin na ngayon. Shoutouts sa inyo, mga tropa. Ayan. Slark, third ban for Wings Gaming. Yung ating Revlobot is naka-open pa for 2 minutes and then our Migmi bet naka-open pa hanggang ngayon. So, pwede pa kayo mag-bet. This is Kuya Nick. Nakapagkapinaw kanina. So, around siguro 75% ulit yung aking energy. Huwag kayong mamroblema. Diyan kayo. Mag-chill kayo dyan para hindi kayo mawalan energy. Okay? Wings Gaming's turn to ban. Mamiss kita, Kuya Nick. Talaga? Third ban apparition automatic, pare. Pagka meron kayong Alchemist, kailangan mo iban yung apparition. Shout out sa mga nanonood sa YouTube, hashtag team YouTube. I don't know kung bakit delay tayo, pero hopefully ma-fix ko to on our upcoming cast. Okay, third ban Stark. Ano kayo fourth ban dito ng Wings Gaming? My bet is with Wings Gaming, pare. Wings Gaming. Yung whale hook ko nandun, binigay sa atin ni Bolts. Shoutouts kay Bolts. Nanalo siya sa MVP at saka sa OG. Nabalatuan tayo. Ayan, wala nang delay. Ano ba talaga, may delay ba talaga? O wala, tropa. Shoutouts kay Nevermind021. Shoutout sa'yo, pare. Welcome to our stream. Follow mo yung channel para ma-notify ka pag na-live kami, okay? Welcome, pare. Isa ka na sa mga gwapong army ni Kuya Nick. Kuya Nick, Vincent Posiasano from Outbro. Pa-shout out daw. Shout out ko na, pare. Wala na akong utang sa'yo, okay? Fourth ban. Beastmaster. Para sa Wings Gaming. So, for Digital Chaos, meron silang isang support and then mid. So, ang kailangan nila is isa pang support.
isang hard carry and then off lane. Thanks. For the other side naman, Wings Gaming, hindi ko sigurado kung mid ba to o support yung Mirana, pero for sure Drow Ranger will go carry, so what they need is off lane and isang support. Depende yung Mirana pa. Okay, Jello kapag not, shoutouts, kaagising mo lang tropa, kaagising mo lang Jello. Natulog na po viewer nyo, abati sa kanila, sleep tight, mwawa from Kuya Nick. Di pa ako tulog ah. 75% pa, sinabi ko nga di ba sa inyo, 75% pa, palag-palag pa to. Yung mga games ng OG tsaka MVP para sa mga nakatulog dyan, nandun na sa ating YouTube page. So, pwede nyo nang panoorin. Di ko kayo bibiguin, mga tropa. Di ko kayo bibiguin. Ayan, naka-upload na rin yung game 3. Lahat yan, pare. Hindi pwedeng mawala yan. Upload ko lang yung thumbnail. Ayan na yung fourth band, Dazzle, on the side of this Digital Chaos Boys. Sila Wiha. Mamaya, i-discuss ko sa inyo yung mga keys to win para dito sa Digital Chaos, given they are considered as the Dehado on this matchup. Okay? So, let us switch our overlays. So, this is Kuya Nick's keys to win para sa Digital Chaos. First one is Wiwi. Hindi yan ihi, okay? Wiwi means dalawang wi. So, kailangan magdoble kayo ditong si Wiha at hindi siya mag-lackluster dito. So, that's Wiwi. Next on the list is On the Wings of Love. On the Wings of Love means kailangan hindi maging aggressive at maging tamed itong Wings Gaming. Kailangan nilang matamed. Hindi maging snowball yung aggressive lineup, which is now meron silang Drow Ranger. Sobrang unorthodox pumili na itong Wings Gaming, kaya kailangan matame nila yan. Kailangan magawa nilang On the Wings of Love. So, pangalawa, pangatlo naman is Gulat Jutsu. So, Gulat Jutsu is katulad nung ginawa nila sa American Qualifiers. Nagulat yung mga Amerikano. Sabi nila, oh puta, apat dito yung ano ah. Apat dito yung Europeans, dapat na sa American Qualifiers to. Nagulat yung mga Amerikano. Si Wiha, Resolution, si Saxa, pati si Mystery, puro yun European. So, nagulat dun yung mga Amerikanong nasa American Qualifiers. So, kailangan dito, kailangan din nila magulat Jutsu, hindi ma-anticipate ng Wings Gaming yung plano netong Digital Chaos. Okay? So, that's Kuya Nick's keys to the game para dito sa Digital Chaos. Nagustuhan niya ba yun, mga tropa? Meron tayong bago. Hindi ko alam kung effective or whatever, pero I'm trying, mga tropa, okay? Third pick for Digital Chaos, Kunkka, while for Wings Gaming, speaking of unpredictability, meron sila rito Brewmaster pati Rubik. Hindi ko alam ah, pero tingnan natin. Nakataya ako dito is with Wings Gaming. Nakataya ako with Wings. Shout out sa lahat na nanonood, mga tropa. Steady Goldteb lang kayo dyan. Fourth pick for Digital Chaos. Let's see. Shout out din kay Chris, yung nag-post sa aking timeline. Shout out sa'yo, pare. Ang saya, di ba? Fourth pick. Hindi ko alam kung tangin na sarcastic yung ang saya mo or talagang masaya talaga, pare. Hindi ko alam. Clueless ako. Nagbabuff ko yan, Nick. Pa, ano na lang. Pa-refresh, pare. Pa-refresh. Ayan na. Digital Chaos naman yung ngayon yung nag-axe. Nakita nila yung axe kanina ni Forev. Mauulit ba nila to? Fifth ban. Let's see. This is game 1 ng ating best of 3 for the upper bracket between Digital Chaos and Wings Gaming. Ultim, mga tropa. If ba, nag-aantay tayo. Remaining. Ursa, fifth ban.
for Wings Gaming, Kuya Nick, baba, yun lang, balato agad. Ina talaga. Ba't naman ganun? Di pa nananalo, di pa nagsisimula, balato agad yung bumungad. Jello ka bang nun? Kakagising mo lang, tulog-tulog din. Tropa, tulog-tulog din. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala to agad ang gusto niya. Sino panalo between MVP and OG, pare? Check mo youtube.com/womboxcombo na yung tatlong video natin. Game 1, Game 2, Game 3 naka-upload na. Fifth pick, Digital Chaos. We are waiting. Fifth ban, Timberso ah. For their side. Ina mo, Jello Magnut. Wala to agad ang gusto mo. Naira talaga. Naira. Nature's Prophet. Digital Chaos. Ito medyo delikado yung Throw Ranger dito ah. Pag mayroong ganyang mga lineup, Kunkka, Axe, pati yung Nature's Prophet, delikado to pare. Kahit na, at pati yung Mirana, kahit makalip out siya, it's either makakapag-teleport sa harap niya, itong Nature's Prophet, or mapapa-X marks the spot siya. Sino panalo OG vs MVP? YouTube.com/WomboXCombo pare. Kuya Nick, salamat sa pag-accept. Walang problema siyan. Keeper of the Light, 5th pick for Wings. Eto, nakataya ako, naka-player card ako rito. So, ang player card ko, Resolution, Wiha, Shadow, Misery, pati si... Hindi ako nga saglit. Isang mabilis lang ha. Papalitan ko na rin yung aking overlay. There you go. Check ko lang yung bets ko rito. For my... Dapat nag-bet ako pala sa MVP at saka sa OG, no? Sobrang sarap ng points noon kasi nag-third game sila eh. Ito yung aking bets. Si Ice Ice, si Misery, si Resolution, Gold Shadow, pare, ikaw kailangan mag-step up. And then Wiha. That's it. Pang early game daw yung Wings, tama. Tama. 10 seconds remaining. So steady. So here we go, mga tropa, for Wings Gaming, Shadow Draw Ranger, Blink on Mirana, Fate Bian on si Split Master, si Brewmaster, Ice Ice on Keeper of the Light, and then Innocence on Rubik, sa kabila naman Misery, Kunkka, Saksa, Oracle, Resolution, Nature's Prophet, Wiha on Alchemist, and then si Mu, Tang na Mu, on Axe. Steady mga tropa, 30 seconds. Wiwi tayo. And we are back, mga tropa. And we are back. Let's do this. Kunkka. Early game daw yung Wings Gaming. I agree naman. Pero early game din itong DC, ha. Huwag mong kakalimutan, may Kunkka Axe tsaka Nature's Prophet yan. Pero yung bet ko, Diyos ko Lords, nasa Wings Gaming, sana hindi ito mayari. $5 lang yun eh. Shadow sa bot lane. Throw Ranger, naka-gold pa ako sa isang player card ko, kailangan mong pumuntos. Sayang kung nag-4-rev pala ako ron, no? Ang laki na ng puntos ko. Kinaling blade sa mukha si 9K MMR boy, Diyos ko. Ayan na. Naku, Innocence, may torrent na kasama yan. Aggressive try lane. Etong ginawa ng DC First Blood, nakuha ni Misery. Player card ko yan, pero still, yung bet ko is with Wings, kaya dehado yan, out yan, mga tropa. Aray ko, bis. Ba't naman ka ganun? Dual lane sa bot lane versus tri lane dito ng Digital Chaos.
Eto, yari. Torrent na naman. Diyos ko, Lords. Ano ba nyari? Ayan pa. Draw Ranger next on the list. 2-0 agad in favor of DC. Nasa DC daw yung items, yun lang. Eto na. We has a gitna versus Mirana ni Blink. Abangan mo yung movement sa mid-game nitong Wings. Kung magiging successful, they'll be able to do this. Pero kung hindi, wak-wak ang EDSA. Eto si Mystery na left. Ice-ice, nagno-normal attack. Pero nandito si Saxa, Fortune's End. Sa kabayo, easy. Kalungkutang gaming to, Mystery. Pumapalag pa rin. Ba't ganun yung lakad ng Alchemist? Meron ba yung taunt? Nakataunt ba yun? Ice Ice. Nag-try lane na rin sila sa bot lane. So, one-on-one with the Great One yun. Brewmaster versus Nature's Prophet dun sa top lane. Bot lane. Eto na. Illuminate. Walang tinamaan. Yung torrent. Ayan. Kabayo yung nahuli. Pero may telekinesis yung Draw Ranger damage. Enough ba? Freezing Arrow. Hinuhuli nila si Axe pero hindi enough yung damage para mapatay. Wala pa. Eto na naman, Fortune's End. Innocence. May torrent na kasama yan. Eto pa yung Nature's Prophet. Eto yung sinasabi ko. Mahirap to pag nag-rotate yung Nature's Prophet. Diyos ko, Lord. 3-0 na. In favor of DC. Resolution Nature's Prophet nakakuha nun. Ito yung early rotation. Papalag din naman sa early game itong DC kahit nasabihin nila na lamang daw ng early game itong Wings Gaming given yung Draw Ranger. Pang ilang game na to? Pang apat pare. Pang apat game na natin to. Top lane, nag-rotate si Axe versus si Bruma. O, lamang pa rin siya rito. Kahit saan pumunta yung Axe, palag-palag eh. Sa gitna naman. Tihado rin yung Mirana rito. Kailangan niya lang rito is normal, I mean, palitan lang ng hits. Pero pag palitan ng hits, lamang yung Alchemist kasi may Grievous Grin siya. Plus, ayun yung gusto niyang tempo. Aray ko be. Ano ba nyari? Parehas lang pare, kada gabi. 11:15. Lagi, ay, 12:15. Puro ganun tayo nagla-live. 12:15, okay? Araw-araw yun. Limang araw, mga tropa. Hanggang finals. Lamang dito sa CS, Mirana, and Brewmaster. But not that far is yung Alchemist dito ni Wiha. Bait B yan. Andito si Innocence. Ayan na yung Berserker Skull. Fade Bolt. Yung Brewmaster first kill. Andito pa yung Draw Ranger. Ito na yung ganti ng api. Pero Brew ay Nature's Prophet. Nag-rotate din. Pero still, Moonlight Shadow Pop. Umahabol pa. Wala na. Kinuha lang nila yung Axe. So that's 1-3. Given that rotation ni Prophet, still they were able to get this Axe. Nakita niya si Mystery sa gitna naman. Fate Bia, I mean, Blink versus Alchemist. Papalag daw. Ah, dinedenya niya lang, dinedenya. Ayan na yung double star pull. Nag-chemical rage sakto kay Wiha ngayon. Delikado pa yata ang kuya mo, Fortune's End. Ayan na. Sa likod, nandito pa. Yung Kung Katorin kasama yung Fortune's End. Normal attack, normal attack, normal attack. Isa pa. Ayun, huli kay Oracle. Ang ganda nung chemical rage. Neton si Wiha. Mamamatay siya ulit pag wala siyang chemical rage. Eh. Pero magandang switch doon for this Alchemist top play naman. Denied. Inaabangan nila itong Nature's Prophet. Eto na, nag-forward na. Resolution, inaabangan ka. Kuya Nick, ilan MMR mo? Pare, 3.7K. Both international rank sa compendium and then normal MMR. Wala. 1-4. Lamang dito. Uy, Nature's Prophet, grabe! Buti na lang nakatakas yung kabayo. Ay, nakita! Diyos ko, Lords! Illuminate, pero hindi na.
Nakaling blade agad sa mukha and then tier 1 sa bot lane. Kinukuha na ng apat na heroes. Misery, Axe, Saxa, Oracle, and then Nature's Prophet. Nito ni Resolution, gitna. Pa-armlet na yung Alchemist ni Weeha. Nahihirapan siya pero still, yung CS lamang yung Mirana 42-12 compared sa 27-1 netong Alchemist. Top lane, 45 pop. Kahit may draw ranger, still yung push lamang dito. Yung Nature's Prophet ng kabila may TP out. I mean in. Saksa pati Mystery andito na. Asa ng carry? Medyo masarap panoorin to ah. Medyo masarap panoorin to. Ito yung inaabang ko laro for this day. DC tsaka Wings. Hopefully this game can ha push hanggang game 3. Andito rin kasi yung bet ko. Pati yung ay, Diyos ko, ito na yung Torrent, pati Prophet. Ang ganda ng combo nila. Basta mahuli ng Fortune's End, may kasabay na teleport ng Prophet, pati Torrent yun. Sobrang suwabe ng combo ng DC rito. Pinapakitaan tayo. Tapos late game, di naman sila dehado kasi meron silang Alchemist. Ang ganda na pinapakita rito. Ng DC Dota. Unang halik, hinahanap. Nung laban ng game 3 ng MVP at saka OG, pinakitaan tayo ng walang death na Axe. Let's see kung ganun din yung effector rito. Eto, si Mu, hinahabol si Innocence, nag-TP out. Wala nang disable on the side of Wings and easy bailout for this Mu Axe. 1-6 yung score, first 10 kills, apat na lang. On the side of DC. Shout out sa mga nanonood din sa YouTube. Hashtag Team YouTube. Palag-palag pa rin yung energy natin, mga tropa. Innocence on Rubik. Si Weeha. Sobrang komportable na niya given yung kanyang armlet pati chemical rage. Ayan, armlet na. Palag-palag na. Shoutouts kay Allrock Gaming. Kakao, gising mo lang ba, pare? Ah, gising lang ba ni Allrock Gaming? Wala pa si Babadook eh. May patay na ang Axe, Kuya Nick. Ah, okay. Namatay na nga pala kanina sa top lane. Tama-tama. Salamat, Anbutrix. Salamat, salamat. Nature's Prophet will go. Drums first. So, face boots drums. Naka-smoke of deceit. Both Ice, Ice, and Innocence. Wala pa sila nagagawa rito, ah. Let's see kung ito na yung first rotation, successful rotation for them. Yung Rubik. Sino makukuha niya? Oracle nandito. Top lane. Pero playing safe. Etong si Saxa on Oracle. May nagtitip. Ito na yung backup. Who's this one? Konka. Matic yan. May TP lagi ng Prophet yan. Basta may mahuli yung Fortune's End. Galing ako Seattle daw. Sabi ni Allrock. Ayan na, Ultimate Trollords. Trollolol. Nakita na yung rotation ng dalawang support sa bot lane. Wala nga sa bot lane. Nagpa-farm lang yung Throw Ranger. Safe na safe eh. Kuya Nick, 10% na lang ako. Paano gagawin ko? It's either bumili ka ng kape, magtimpla ka ng kape, maghilamos ka, or takbo-takbo din pag may time. Ganun yung ginawa ko. Kaya ngayon, nasa around 65% pa ako. Support muna tayo sa TNC from Mon 13. Pare, wag. Maintindihan niyo naman siguro yun. Ito, may Torrent. Fate Bian. Nag-Facebook first build siya. Kailangan ng Blink Dagger mo, pare, para makapag-snowball kayo rito. Shoutouts daw sa lahat ng gising. Almuchaw na daw. Wala pa. Pa-Aghanim Scepter na yung Mirana. Ito naman yung masarap asahan. Pag nagka-early Aghanim Scepter tong itong kuya mo, Mirana. Palag-palag. Wings to. Yan ang gusto ko sa Allrock. Wings din ako, pare. Kompleto na yung face drums for a Prophet while Alchemist may 3.2k na. Together with that, ito na yung Mirana. Sacred Arrow. Matic naman yung combo nila pero may False Promise. Ayan, Mystery.
Moonlight Shadow, Axe nandito na rin. Si Nylens nung draw and then yung Earth Split unang namatay, yung last na nag-back up. Next on the list, eto nakaset na. Eto yung maganda while on the bot lane, Prophet. Nag-i-split push lang, two heroes down on the side of DC. Walang kapalit yun. The Wings and sa bot lane splitting. Etong Nature's Prophet pero may TP in. Sino to? Mirana ni Blink. Wala na. Araw doon ang dihado ngayon, sabi ni Zion J. Pare, I don't think so. Wings will get this one. Sinabihan ko na si Shadow. Hey, you, my bet is on you. Sinabi ko na sa kanya. Ito naman, Alchemist ni Weeha already on the way to a Sacred Relic. 3.6k gold. 1k gold naman si Mirana para sa kanyang Aghanim Scepter. Kuya Nick, last game ko na to. Galit na mama ko. Walang problema. No problem. No problem, tropa. Thanks for watching, Riggy 043. Okay lang ba matagal na kamatulog? Kuya Nick, okay. Paano na beauty mo? Yun lang. Di mamaya naman, pag natulog ako ng 12, siguro gising ko na yun mga 5 or 6. 5 or 6 na gising ko na. Pero syempre, kakain mo tayo bago matulog. Ito, Shadow. Inaabangan ni Mystery. Pag yan nahuli ng X-Torrent, ayan na. May Prophet na kasunod yan. May Prophet na kasunod yan, Dre. Hindi. Ito lang yung ayaw ko sa build ni Mystery kasi yung damage, meron na silang enough damage. Alchemist, Nature's Prophet, pati Axe. So what I need to have for Mystery is kailangan niya ng mobility items. Blink Dagger, Force Staff, para mahuli agad niya ng X-Torrent. Kuenig, best of ilan to? Pare, 1 to Sawa. 1 to Sawa to. Nature's Prophet, meron ng quarter staff. What will he buy? Malevolence ba? Bait Pian, meron ng Blink Dagger, Nature's Prophet. Delix ka rito, pag nahuli ka, Radiance completed for Alchemist, 13 minutes Radiance, together with Armlet. Uyunik, 8% na lang ako, paano to? Pari, ngayon lang nga ito nakita, 8% ka na lang kagad. Wala ka kanina. Paano ka naging 8% agad? Ako ka kanina pa eh. Alas 12 pa lang eh. Pero around 65% pa ako. Axe, hindi nag-una ng Blink Dagger and instead, he went for Vanguard first build. Ready Goldteb, mga chong. Nature's Prophet, nandito rin. Pero yung Brewmaster, meron ditong Blink, ayan, nahuli na niya. And then yung split. Ito na, may crew na sa totoban. Si Saksa, una rito. Hindi tinamaan ng Illuminate, pero sa likod. Nagkakakuhaan na yung Barko, tinamaan si Innocence. Andito na rin yung Alchemist. Telekinesis, Starfall, pero sobrang kunat na ng kuya mo, Alchemist. And eto na yung Cavalry. Kungka, nandito na rin. X marks the spot. Si Fate Bian, wala na yung kanyang split dito. Wala pang namamatay. Eto na yung Starfall. Pero false promise. Ang ganda no Starfall ni Kuya mo Blink. And then Fadeball. Tatlo na. 3 heroes down. 4 heroes down. Make that 4. 7-7 na yung score. Sabi ko mga tropa. Steady lang kayo. Kuya ni kapasok na po ako. May class ako 7 a.m. Salamat Hibiki. Pero Wings Gaming. Eto na. Yung Aghanim Scepter ng Mirana. Really. Grabe yung Aghanim Scepter ng Mirana na yun. Nicely done, Blink. Grabe. First 10 kills. Naka-steady pa rin tayo rito. 7-7 yung score. Woohoo! 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 Dito mahihirapan yung Alchemist. Kasi sumasama na kagad siya sa Clash. If I were him, he could have created some space for himself. And then farm more before engaging. Pag nag-engage siya ng engage sa'yo, pag nag-engage siya na nag-engage ngayon, ayun yung gusto nung Mirana kasi meron ng nuke item to which is yung Aghanim Scepter niya. Ay, Diyos ko, inabot ng torrent bar ko, yun lang. Blink out, may X marks sa spot, pare. Pero Moonlight Shadow pop on the side of Mirana. Plus yung recall ng Keeper of the Light, nice, dito. Dire's middle tower is under attack. Moonlight Shadow. Pop si Axe Juskulards. Axe.
Roshan, sneaky sneaky, on the side of wings. Grabe to. Grabe ang utak. Huwag ka matakot, sabi, huwag ka matakot, nasa top yung ibang heroes. Kaya go natin to, meron tayong Drow Ranger plus Mirana. Eto, ginugo na nga nila, si Fate Bian yung tumatank. On a Brewmaster, shoutouts sa mga nanonood sa YouTube dyan. Lahat ng games ng main event, pare, ikakas natin. Kaya wala kayong mamimiss. Drow Ranger, meron na ditong Ages of the Immortal and then Pause by Brewmaster. Yung Drow Ranger, Dragon Lance, Helm Dominator. Wala pa, steady lang. Nakita na nga DC itong stack ng mga kuya nyo. Wala pa, steady lang. Wala pa. If any Chinese teams, if any Chinese team wins today except for LGD Gaming, then my TI6 main event day 1 predictions are going to be so fucked up. Coming from a journalist. Korean Overlord, screw all your bracket predictions. Tama. Tanggal din yung akin. Eto, tuloy-tuloy na. Pumupush sila ng tier 2 rito. Tier 2 towers, pinupush dito. Both Mirana and Shadow. May Aegis si Shadow. Nasa likod, yung tatlong heroes. Maganda to. Ito yung mga strat na gusto kong panoorin. Diyos ko, Lords. Ito na, mga tropa. Sino po A at B, Kuya Nick? Letter A is Wings Gaming. Letter B is DC. Pa-accept daw sa group, saglit. I-accept kita. You are Angelo, tama ba? Angelo. Di ako naka-OG, pare. Wala akong bet doon. Wala akong bet sa OG. Hinahanap-hanap. Steady gold tip, mga chong. Wala pa nangyayari. Yung Axe, magkaka-blink dagger na yata. Pag nagtag na micro sila nung Axe, kwak-kwak ang edsa natin, mga tropa. Wings Gaming kasi ako nakabit. Kaya ganun. Kaya nasasabi ko. Hindi ako nag-OG ah. Saksa. Crucial din yung mga false promise mo. If mabibigay mo na maganda yon, you'll be the MVP, you the MVP. Shoutouts kay Zeus. Gising na daw siya ngayon. Kakagising ilan daw. May power na daw siya. Eto si Shadow. Kinukuha yung stack 1 by 1 with Drow Ranger. Inaantay ko magkaaganim Scepter to and then maging Medusa. Ayun, inaantay natin. Armlet completed for Kunkka. May post dito, Drow Ranger na disconnect. May nangyayari kay Drow Ranger dito. Hindi maganda to. Nakataya ako sa DC eh. I mean sa Wings eh. TL kasi ako, Kuya Nick. Ah, okay. Sige, sige. Sige lang. Ano ba yung TL na yan? Team Liquid o Team Leader? Shoutouts sa lahat ng gising pa rin hanggang ngayon na matitibay na nanonood pa rin ngayon. Shoutout sa inyo mga tropa. Pare-parehas tayo. Palag-palag tayo. Sabi ni Ninja Boogie, I don't care. I'm picking PA and X coming from MVP. Narinig ko ang iyong tinig.
Tokyo Metropolitan Government. Sumpa akong sasabihin ay hindi na. Ngunit heto na naman ako. Di na papipigil pa. Di na paaawat. Isigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Grabe yung MVP kanina. Tinalo itong sunod na ba Kuya Nick TNC dito? Pare, yes, tama. Pero series ha, after na series. Kuya Nick, ano ID mo sa Dota? Pare, hindi ko kabisado. Sabi kasi ng DC Gaming, Kuya Nick, cheat on na. DC daw yung cheat GG bit. Yun lang, wag naman. Naka-wings ako rito. Songer ka na, Kuya Nick. Tataing ako, pare. Natataing ako eh. Post dagdag antok. Tama. Kuya Nick, babalik pa ba yung video mo? Siyempre naman, nadidelay lang. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na, kumanta na si Jet Pangan. Jet Pangan tapos kamukha ni James Reid, no? Pwede na. Rock na ito. May araw na mga tropa. Gising pa rin tayo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Teka lang, talagang ko na yung wings. Yung ating game 1, game 2, game 3 ng OG MVP nando na, okay? Naka-upload na sa ating YouTube channel, youtube.com/WomboXCombo. Thanks for following kung sino ka man. Follow Lords. Follow me and everything is alright. Ah! Tactics daw ng OG yun para sa lower bracket sila. Parang Navi dati. Pwede. Pwede. So, before we move on, para hindi kayo antokin, eto, yung keys of the game for DC para manalo sila rito versus Wings. Una, Wiwi. Wiwi means kailangan magdoble kayo si Wiha. So at the moment, Alchemist yung hero niya. 0-0-2 siya. Tapos magka-farm pa sila nung malapit pa yung Mirana sa kanya pati yung Throw Ranger. So medyo hindi to maganda on the side of DC. Next on the list is On the Wings of Love. On the Wings of Love means kailangan nilang i-tame itong Wings Gaming para hindi maging aggressive. At the moment, pumupush na sila ng tier 2. Nakuha nila isang tier 2 kaya negative din tayo rito. And then next one, Gulat Jutsu. Dito naman, check naman sila rito kasi nagulat nila yung Wings Gaming with this Fortune's End, Torrent, pati Prophet combo. So check sila rito. Pero yung Wiwi and On the Wings of Love, medyo hindi pa nakikita, okay? So that's the keys of the game para dito sa DC. Ayan yung ating wing, keys of the game. Production value coming from Kuya Nick and Daniel Nico Angeles, the two-man production crew ng Wombo Combo. Lahat, YouTube, Facebook, pati Twitch, dalawa lang kami at tumitira nun. Medyo mahirap. Tier 1 tower sa gitna, kinukuha na ng Alchemist. May sentry din para secured sila on that Moonlight Initiation if ever. Pero top lane, nakuha na yung tier 2 rito ng Wings. Ayaw na nilang patagalin to. Si Blink, hindi siya nag-Blink Dagger. Instead, he went for Yasha while Draw Ranger after Dragon Lance and Helm of the Dominator. Meron na siyang Aghanim Scepter on the way para sa kanyang Draw Ranger bot lane. May magde-death. Who is this one? It's Shadow. Tier 2 tower. Ayan na, Aghanim Scepter na ang kuya mo.
Yung Brewmaster naman, Vladimir's offering added buff sa kanyang mga core. Pa-shout out kay Mac, yung nanonood ngayon kahit puyat kakatapos lang mag-Dota from a MK Mens. Shout out sa inyo mga tropa. First 10 kills wala pa. 7-7 pa lang tayo while Alchemist already with Boots of Travel, Armlet, Yasha, and of course, his much needed item, Radiance. Ya manta na pala siya. Nature's Prophet. Medyo mabagal yung impact na resolution. Pamalevolence pa lang siya. While Rubik dito, meron ng Gem of True Sight. Keeper of the Light, Glimmer Cape, Urn of Shadows, pati Point Booster. Tier 2 Tower kinukuha na dito ng Draw Ranger. Pero merong death coming from Alchemist kaya worried din siya sa initiation. Eto na yung sinasabi ko, may smoke yan ha. Watatata! Ayan na, sinabi ko na telekinesis. Yung barko nandito rin, Glimmer Cape, Kiss Shadow, pero still, nino normal attack siya dito. Wala nang Aegis ang kuya mo. Nag-Brew Split, pero asa ng damage? Wala nang damage dito on the side of Wings Gaming. Magandang initiation and timing coming from a DC. Alam nila wala nang Aegis dito. Blink out, may Berserker's Call, Unstable Concoction. Ayan, nahuli si Fate Bian, may Malevolence pa, and then Calling Blade to seal things off. Yung Mirana, hindi na nagsugal dun. Wala rin siyang Blink Dagger, Yasha pa lang siya. So, 3 heroes down, first 10 kills, nakakuha na rito ng DC. Next bet is for the whole game, Tier 2 Tower, kinukuha na, nilawiha rito sa mid lane. Our next bet is for the whole game, letter A, Wings, letter B, DC. Okay, 3 minutes lang yan. Minimum bet 10, maximum bet 3,000. Place your bets ngayon na. Grabe yung initiation ni Axdor, pati yung timing ng DC. Alam nila wala ng Aegis yung throw. Saktong-sakto. While Mirana naman on the other side, nagkaroon na rito ng Manta style. He didn't go for the Blink Dagger. Si Blink didn't went for the Blink Dagger. That's the story. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Op! Ang ganda! Sacred Arrow, pero isa tumama lang ron. Isa lang yung tumama. Shoutout kay John Vincent Aranjo. Tropa, hindi ko alam na pini-PM mo na pala ako sa Wombo Combo page. Hindi ko nakita. Core stuff completed para kay Death Prophet, added kiting items for a DC. Steady Gold Tib. Si Axe dito. 24 minutes blade mail for him. While Alchemist on the way to an Octarine Core already with Soul Booster ang kuya mo. Mas mahirap nang patayin to. Kailangan na ng damage item ng both Mirana and Draw Ranger. Eto, naka-smoke of deceit. Rubik, nakita si Misery. Telekinesis agad. Eto na, yung Brewmaster. Merong dust, pero Brew Split initiated. Si Innocence dito. Tumama pa yung Sacred Arrow. Glimmer Cape. Wiha next target. Pero meron bang enough kiting items, Drew? I mean, Rubik na matay na sa likod. May gusto silang targetin si Saxa on the Oracle, pero namatay din itong si Mirana with that initiation coming from Axe. Kinakite yung Alchemist. Eto, wala na siyang Chemical Rage. Meron bang slow? Wala. 3-4-2. Yung nangyari doon. Mirana, Rubik for Axe, Oracle, and Kunkka. Hindi namatay yung Nature's Prophet, pati Alchemist. Sa kabila naman, Mirana nila namatay. Maganda yung burst ng Mirana pero nayari siya nung Axe na initiate siya ng Blink Berserker's Call. Kaya hindi na siya nakagalaw. Sa likod, ito. Pero wala nang nakuha. Change is coming. Oh,
Can't read my, can't read my, no, you can't read my. See, ito may smoke of deceit. On the side of wings naman, mga tropa. Palag-palag yata ito. Ito na. On the way na. On the way with on the wings of love. May Bruce split ba? Wala pang Bruce split pre ha. Mahirap to. Ayan, nahuli nila si Axe. Berserker Skull, may telekinesis, may blade mail. Asan yung damage? Unstable concoction, di pa namamatay yung Axe. Ayun, namatay na Moonlight Shadow Pop. Yung split, meron. Ayan, napakawala yung split. Nice one. Hindi namatay dun yung Brewmaster. Axe yung namatay, pero Brewsplit committed still. No, wala problema ron. Kasi if hindi niya ginamit yung Brewsplit na yun, he'll be dead. Nicely done para dito sa Wings Gaming. Pero patagal ng patagal yung laro. Pag spaghetting patagal, payari sila ng payari. Roshan, merong magko-contest dito. Alam nila walang Brewsplit. Eto na. Unstable concoction. Mirana ni Blink. Ayan. Pero Manta Dodge. Ang ganda ng Manta Dodge niya. Nicely done for this Mirana. Naglilipatan na sila ng bet, mga tropa. Tiwala lang, Kuya Nick, wings to. Puso, sabi ng TNC. Ano ba yun? Hindi ko na-gets yun, ah. Hindi na tinuloy ng... wings kasi wala silang Bruce Split. Mirana already with Defusal Blade. Ang sikreto rito is Mirana. Pag naka-damage yung Mirana, tapos nabigyan niya ng time yung Draw Ranger para maging halimaw, that's the time na nakakatakot etong Wings Gaming. Ang estudyanteng gipit sa KFC kumakapit. X marks the spot, si Blink. Meron pang barko, aray ko be, makakasurvive ka ba? May Moonlight Shadow. Blink, TP out. Nicely done, wala nang barko. Yung KFC, kick yam fish ball, tsaka chicken ball. Kaya doon kakakapit pag gipit kang estudyante. Tagal matapos, galit na galit mama ko. Pare, asikasuin mo na yon. Baliw. Eto, sila yung kumukuha ng Roshan dito. Wala nang kontesto pre. Malayo yung mga heroes. Ayan. Axe yung pinakuha. Ang hirap ng patayin ng Axe. May Aegis pa. Paano ba patayin yan? Sa likod naman, di mo mapatay yung Kungka, Prophet, pati Oracle kasi mayroong frontline. Aghanim Scepter completed para sa Keeper of the Light. Sino po naka first 10 kills? Digital Chaos, pare. Digital Chaos. Prophet, Mjolnir. I mean, Maelstrom. Resolution. Four staff blink. I mean, four staff Facebook's drums. Malevolence and now Maelstrom. Late na ako sa klase, tagal matapos. Pare, pasok na. Go na. Yung Brewmaster, Blink Dagger pa lang ha. Ang tagal niyan. Ito na. Silence kay Alchemist, pero merong Manta Dodge sa Silence. Shiva's Guard committed. I mean, completed. K2 Tower, ang tapang. Walang Aegis yan, pero still, alam niya na sobrang tanky niya against sa Draw Ranger Mirana. Top lane naman, si Blink nag-i-split push. Dire's bottom tower is under attack.
Ayan. Alchemist, steady gold tip. Yung axe may ages pa, tropa. Mirana, kailangan mo magparamdam. Kayong dalawa ni Draw Ranger. Moonlight Shadow Pop. May gugustuhin ba sila rito? Manalik yung Alchemist. Pero wala. Regent's Courier killed pa. Anong gagawin nila rito? Sacred. Wala na pare. Nagbimiss na lahat ng skill nila. Unstable Concoction. Nahuli pa si Fate Bian. Makakapag Primal Spirit pa. Ayan na, Primal Spirit sa likod. Yung Axe pumasok na. Yung Boat tinamaan dito. Yung Keeper of the Light. Pero tuloy-tuloy na sa langit. Minamicro nila Misery. Wala nang mana. Draw Ranger doing his damage. Eto na, this is it, Pansit. Sa likod, yung Axe nakapag-blink out. Meron pa ba mamamatay? Alchemist nagmanta out. Pero yung Silence nandito, mana leak. Disabling this Weeha Axe. Yung Chemical Rage, not enough. Two heroes down, Shadow. This is it, Shadow. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Meron akong bet sa'yo. Ilan score mo? 6-3-5. Pwede na. Tuloy-tuloy mo lang. Pero kailangan yung makapag-push yung Draw Ranger. Meron ng Maelstrom, Aghanim Scepter plus 3.5k gold. Yung Mirana naman, Diffusal Manta, Aghanim plus 2.4k gold. Brewmaster may 3.6 together with this Blink Dagger Vladimir's Offering. Keeper of the Light, Aghanim Scepter. Mayayaman tong Wings Gaming ha. Sa kabila, Armlet, Perseverance. Eto, Sacred Arrow. Ayun, tumama kay Resolution from the high ground ng kuya mo. 3 points. Nice one for Mirana. Kailangan nyo na mag-farm. Dalawa kayo ni Draw Ranger. Sayang ang bet, mga tropa. Yung Revlon natin lamang rito yung DC. High margin yung difference. Crimson Guard completed for Axe. Can't read Mike. Eto na naman. Sumama pa yung Sacred Arrow. Si Weeha. Pero nahuli sa likod si Ice Ice. False Promise on Archimis. Inahabol niya si Shadow. Pero merong Silence Manta Dodge. Sa likod. Napatay na yung Oracle. Next on the list. Etong si Mu. Three heroes down. Eto na yung Revenge of the Fallen from Wings Gaming. Sacred Arrow. Naga-dodge si Misery. Pero tuloy-tuloy na. Ngiting mayaman na si Kuya Nick. Tama. Tama, ito tier 3 tower kinukuha na. Baka Draw Ranger yan, mabilis mag-farm. YOLO daw mga kuya mo, Wings Gaming. And unstable concoction. Pero wala masyadong damage. Ito meron bang setup, telekinesis. Patay niyo ni Axe, patay niyo ni Axe, patay niyo ni Axe, patay niyo ni Axe. Primal split disabling Axe. Wiya. Babang, 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 babang. Dieback by Alchemist, 45 pa, pero tier 3 down. Weeha, dieback! Igugubo nila to Secret Arrow. Walang Secret Arrow, pero melee rocks down. Brum, brum. Yung boat, nakapag-blink, I mean leap out. Innocence. I think they should go back. Okay na yung Rubik mamatay. Glimmer Cape, naka-X marks, tas pati yung Mirana, aray ko B. Wala siyang leap for 7 seconds, and I think he'll be dead. And that's a kill nga. Dito sa Mirana. Two heroes down. Pero still, melee rocks nakakuha na nila. Ayun yung sinasabi ko. Once na makahold itong Wings Gaming, tapos manalo sila ng isang clash, wasak agad yung Tori na yun. Given yung Draw Ranger strat. Mirana, pa-butterfly na. Ito na yung damage na hinihintay ko. Steady. Eto. Balik mo bet ko, Kuya Nick. Saan ba kayo nakabet? Sa DC. Sinabi ko naman sa inyo nung una pa lang, di ba? Sinabi ko lang sa inyo. Kuya Nick, nagkapi na ako. 87.5% na ako. Haha. Ako pare, 55. Bumaba ako, pero mamaya,
maghihilamos ulit ako tsaka magtutubig, okay? So, 55% ako ngayon. Pero palag-palag to. Pag nanali wings, tataas lalo yan, syempre. Inaantay ko na. Mirana ang inaano ko rito. Mirana is 5-3. Ang hirap mamili kung sino MVP rito. Wala, walang ganong kalakas eh. Pantay yung lahat. 50-50 talaga eh. Can't read my, can't read my, no you can't read my poker face. Eto, tuloy-tuloy lang. Alchemist, pero alam nila illusion yan, hindi sila naga smoke of deceit pop. Mechanism completed for Oracle, late mechanism for him. Steady lang, mga tropa. Alos payare. Steady lang. Aghanim Scepter for Alchemist. Kanina niyo bibigay yan? Eto na. Tuloy-tuloy na. Steady lang. Axe. Crimson Guard, Blade Mill, Blink Dagger. Ganun pa rin. Naputol na. Yung progress nitong Axe. While yung Draw Ranger, may BKB na Aghanim Scepter, Dragon Lance, pati Mjolnir. Maelstrom ba yun o Mjolnir? Mjolnir na nga. Aray ko be. Nature's Prophet. Medyo napigilan din yung farm niya. Galing nung Blink, pare. Galing nung Mirana. Saktuhan yung mga Sacred Arrow pati yung double Starfall niya. Nadi-disable niya lagi yung Alchemist. Wala pa. Steady lang. Ang kailangan naman gawin dito ng Wings Gaming, patatagin nila yung farm nila. Para kahit mag-high ground itong DC, yung damage, wakwakan mode na. Eto, Hurricane Pike for Draw Ranger. Para pag lumapit sa kanya yung axe, matik, lumayo ka sa akin. Kung ka, Keeper of the Light. Game 1 pa lang to ng ating best of 3 ha, between DC and Wings. Yung ating first series, MVP at saka OG. 2-1, easy for MVP. Nag-axe sila ron, Axe Lords ni Forev. Eto, Berserker Skull, walang nahuli na silence pa siya ron. Eto na yung blue Bruce Split. Patay na kagad sa likod yung Oracle. Si Shadow rito on Draw Ranger. Pumapalag, naka-BKB. Naka-False Promise yung Axe. Pero Gem True Sight, bumagsak na rito. Ito yung problema ng DC. Limited yung damage nila on the both pati Radiant's Burn nung Alchemist. Pero once na masustain yun ng Wings Gaming, asahan mo naman yung blagadug na damage coming from this Chinese team. Sabi ko sa inyo, mga tropa, hindi kayo marunong tumingin ng panalunin. Mga mag-yolo pa yata to. Kahit naka-first 10 kills yung DC, pag nagka-damage yung dalawa to, kahit na yan. Pero tapos nyo ba yung game nila? Promise. Papatapusin natin yan. Francis, Francisco John Jason. Tapusin natin yan, okay? Steady Goldteb, mga tropa. Nag-i-split push na lang yung Prophet. Mahihirapan siya sumabay rito versus True Ranger. Sasabihin niya, aray ko be. Aray ko be ang mangyayari dun.
Steady gold tip. Kuya Nick, ano balita sa TNC? Pare, after na itong series na to. Series ha? After ng series na to, laban nila versus Vici Gaming Reborn. Best of one. Laglagan. Laglagan ng brief. Eto na. Let's do this. Top naman tower. Wala nang rock sa gitna. So, this is their second Rax. Eto yung Drow Ranger ni Shadow. Sobrang kampante. May Aegis pa ang kuya mo. 45. Iti na maano naman ang Sacred Arrow. Go na to. Rock na ito. Pero hindi. Rax lang daw. Si Weeha, Unstable Concoction, Fate, Bian. Eto. Tignan mo yung damage. Grabe. Ang ganda ng Blink Blade Mail. Pero naka-PKB na ang kuya mo. Meron pang Aegis yan. And I think, alam nyo na. Alam nyo na yung multing kasunod. YOLO pa more. Para sa mga nag-YOLO dyan at naniniwala sa payo ni Kuya Nick. So for the first game mga tropa, yung ating Kuya Nick's keys to the game, si Wee Harito, yung kanyang GPM, sa saglit, net worth pala, hindi ganun kataas. Pantay lang sila ng Mirana. Pati nung Nature's Prophet actually. So yung Wee na keys to the game, hindi masyado nasunod, okay? And then yung On the Wings of Love naman, obviously hindi nasunod din. Kasi kada mayroong primal split itong si Fate Bian, tuloy-tuloy sila sa snowball. So X din yun. Yung last natin, yung ano ba yung last natin? Wiwi. Namatay na ulit yung Alchemist. Yung boat na huli, buyback by Alchemist. Ginugo nila to, yung unstable concoction pumutok sa sarili. Pero nakapag-manta out ang kuya mo. Stolen unstable concoction will kill that hero ng DC, si Weeha dito. Last stand mga tropa. Patay na naman, and that's good game, well played mga tropa. Yung gulat jutsu, nagawa nila yon. Pero yung dalawa, Wiwi and On the Wings of Love, easy. So first game, nakuha rito ng YOLO Lords, Wings Gaming. I-open ko na yung first 10 kills. Ayan na, first 10 kills, letter A, Wings, letter B, DC. For 10 minutes, minimum bet 10, maximum bet 3,000, and that's it for you mga